Pada hari atas kapitulan dari apa? Luke 14. To say to them that were what? Bidden or invited, come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have brought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. Okay, atindin niyo ang sinabi ng iba o na hindi sila makakadalo dahil dito dahil doon. Okay, now give saan yung Bible? Give it upon to sa verse 15 yung certain man. Pwede mo yan? Yung certain man na naghanda na napakalaking piging o hapunan. No? Okay, bakit siya naghanda? O dahil ito po celebration, ha? It is. Ito po ay celebration, no? Okay. Malaki itong celebration, ano po? At yung celebration ay hapunan ang kanyang nihanda. Okay? And then verse number 17, and send is what? Is what? Servant. Okay? Sino yung servant na kanyang siguro? Okay? Na yung certain man ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ha? Ano po ako? Okay, yung sabi naman ay nag-represent ng aking Panginoon sa Kristo. Hindi pa rin? Amen? Then verse number 17, no, nung handa na lahat, isinubo niya yung kanyang servant, no? Okay, at supper, no, sinubo niya, okay, upang puntahan yung mga invited. Ano po? Okay, yung certain man, ay walang iba kundi ang ating Panginoon, and then, the servant is what? The believer, the Christian. Nakanyo po ako? Okay. And then, sino mang invited? The lost. Okay. Sino mang invited? Yung mga iba? Okay. It represents what? Those who are without Christ. Nakanyo po? Malibanag ba? Sino yung certain man malaghanda? Panginoon, yung serpan, sino? The believers. Tayo, ha? Pag sino mga i-invite? Ha? The unbeliever. Those without Christ. Nakati po ako? Amen? Yeah. Okay, that's not that meaning, right, no? At during that time, ha? So, malayo pa yung handaan, no? Okay, nag-advance na invitation na para makapaganda sila. Kung nagsusubo na yung nag-inulhan ka sa mga servant niya, o kaya invited kayo na sa gantong panahon. Okay niyo pa ba? Amen? O, nakita niyo yun dito eh, na? Nung malalang inandaan, pinabalik yung mga servant para sa mga inibitahan ay makapunta. Pero pag naman kay Advas ng invitasyon, nagdahin ang friendship. Okay? Pero ganun pa man, ano, hindi ko mamaya makita nyo, tatlong ulit niya pinabalik yung mga serpa. Yung mga serpa, walang anumang reklamo. No? Sa pagkat-serpang tanong sila eh. Ano yung ibig? Basta sila yung humayo para sa mga inibitahan ay makarating lahat. So, at sa lahat ng gabi, inalang di mag-uusap ang the ministry of a servant. The ministry of a servant. Panginoon, ako po yung magbabayan sa paghahatid ng iyong salita.
Panginoon, dalagin ko po na ikaw po ay mag-usap na muli at ikaw po ay muli magpalakas at bigay sa amin ng karunungan, kaunawaan, kagalakan, palakasan, kasiglahan, sigasin para po sa iyo. Panginoon, wala akong magagawa. Wala ka makinan ito para maging kasangkapan mo lang upang ipahatid ang mensahe ito sa iyong mga tao. Salamat po sa dakilang pangalan na aking Panginoon Jesus. Amen. So, liwanag dito na tayong lahat ay serpent, di ba? Are you listening? Tayo lahat, di ba? Tayo lahat likod lang ng Panginoon. Ha? Okay, dahil dito, ano man ang ating gawin, ang Diyos, libre naman nila, ang Diyos ay hindi para mag-thank you sa atin, bagus ay ating maging kanawiran lamang na Lord, ginagawa ko lang yung pinagagawa ko sa akin. Tama ba? Amen? Yan ang mga tao sa ating paligid, mag-thank you man o hindi sa atin, wala tayong dapat na damdamin sa bakit tayo ay mga lingkod lamang ng Panginoon. Ha? Ngayon, hindi ko makinima, tayo po, hindi lamang basta mga servant ng Lord, kundi co-laborer. I mean, tayo lahat ay mga co-laborer. Kamanggagawa. Diba? Kamanggagawa ng Diyos. Bakit ako patuloy? Ibig ko makinima, okay, yung 1 Corinthians 3, number 1, babalik tayo dito muli ha. Dito yung ating outline sa Look 49, in 1 Corinthians 3, verse number 9, bilang paalala lang sa atin, ha? Bilang paalala, magamat lang nila. But in 1 Corinthians 3, 9, ibig kong basahin mo kung muli, 1 Corinthians 3, verse number 9. 3:9, ready? Ano na kayo? 3:9, ready? Basa. Oh, for we are what? We are what? Laborers together with God. Yeah? Oh, laborers together, kasamang tagapaglingkod, di ba? Kasamang bumagawa ng Diyos. Nakapakita na kapag tayo ay nagtatrabaho, parang magabi, may mga workers tayo, nagbibisita, nag-invite, nagtuturo. Okay, kasama nila ang Diyos. Paliwanag ba? Hindi lang sila ang gumagawa. Kundi sino may kasama ng gumagawa? Gumagawa din ang Diyos. Amen? Paliwanag ba? Paliwanag ba? Kasama nilang gumagawa ang Diyos. Ah, okay? Now, itagdag ko rin ano? Nagtagdag ko ito. Now, yes. There are things that God has reserved for Himself. There are things that God has reserved for Himself. And we cannot do what God has reserved for Himself. Don't forget that. May mga bagay na Diyos lamang ang gagawa at hindi natin magagawa yung gawain na para sa Diyos. Alam niyo, for example, okay, para maniwala yung tinuturuan mo, hindi mo kaya yun. Diyos ang gagawa para maniwala siya. Amen? Para din manampalataya siya, hindi mo kaya yung gumawa ng mara para manampalataya. Diyos din ang gagawa para manampalataya siya. Diyos ang magbigay ng faith. Amen? Alam niyo, Diyos ang magpo-convict at Diyos ang siyang at siyang ang magbigay ng faith. At para din siyang maligtas, Diyos din ang gagawa. Hindi mo kayo mag-save. Diyos ang nagawa mo. Di ba kami? Amen? Ayan tayo ay, kaya ano sabi ng 3:9? Laborers together with God. Oh, okay, and then what? And then, okay, and then, and God will not do what He has commanded us to do. And God will not do what He has commanded us to do.
kailangan niyong mapakinggan yung salita. Because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Di ba? Ang tao, meron siyang knowledge. But again, knowledge is not salvation. Diba? Pero lahat ito may knowledge. Kailangan meron ng Diyos, gumawa ng langit at lupa. Lahat ito meron knowledge na meron Jesus Christ talagang namatay sa krus at Savior. Lahat may knowledge. Pero tanongin mo, pag namatay ka ba, saan ka pumunta? Tiyempo mo langit? Hindi nga lang. Pero siya knowledge na meron yun. Di ba namin? Pero hindi siya tiyak na pag namatay, langit na pumunta. So, unsay. Amen? May isa pa kasi ang sin, bakit ang sin kasi wala siya kung wala pa siyang paranang palatay. Anong meron lang ang tao? Mere belief. Anong meron lang ang tao? Mere belief. Yung common knowledge, meron Diyos, may langit, may lupa, impyerno, may Kristo, mere belief. Okay? At again, karamihan ng tao, akala niya, sapagkat may paniniwala sa may Diyos, sapagkat may paniniwala sa may Kristo, kaya pupunta siya ng heaven. Pero kung walang magtatanong sa kanya, are you sure that if you die today, you will go to heaven? Hindi niya marirealize na siya unsaved. Amen? Now again, just, hindi na para gawin yung magtanong sa tao. Nakunin po ako? Amen? Trabaho ng Diyos ang mag-convict. Trabaho ng Diyos ang magbigay ng faith. Trabaho ng Diyos ang mag-save. Pero para baka dinig ang tao ng salita ng Diyos, sino na ito ba? Mga serbang tayo. Di ba namin? Amen? The moment ng tao nakakapakinig ng Word of God, ano ang pinupit sa Word of God? Panalang palatay. Amen? What do you mean? And then, if ibigay mo yung gospel, ikaw ay sinner. Patungo ka na yung piano. Yung nalihin mo, hindi makakapagdito sa iyo yan. Believe me, kaibigan. But let me remind you, kapag binabagay ko maglas, si Chris ay namatay at namuhay muli. Siya nag-vibe na yung masalamat. Buhay siya ngayon. Buhay siya ngayon. Kung tatawag ka sa kanya, mananabagaya ka sa kanya, tatagal mo siya bilang savior mo, let me remind you, like itong binabagay, anong ipagkakalob niya sa binabago? Ang sumasampalatay sa anak ay may buhay na wala. Hanggang. Now, handa mo ba siyang tanggapin ngayon? Handa mo, gusto mo bang makatiyak ang langit? Handa mo ba siyang tanggapin? Nakikinig sa akin? Pinakatrabaho. Pwede ka magkukumbik sa kanya at ang astalin sa landro. Yung hihikay sa kanya, toxic flesh. Diyos ang nagawa. Ipanong Diyos na? Amen? Remember that? In God's economy of saving the lost, ano yung tatlong pangunahing instrument ko? The Word of God? The Spirit of God? Pangatlo, the soul union. Amen? Amen? Yung soul union ang mabibigay ng gospel. Amen? The Word of God. Okay? Ang Holy Spirit ang siya. Yung preacher may bigyan ng gospel, the Word of God. Ang Holy Spirit at siya ang magkukunit at magsisig. Right? Kaya ang sabi, there are things that God has preserved for Himself. Okay? And we cannot do what God has preserved for Himself. And He will not do what He has commanded us to do. Ano ba kanyang inihinto sa atin? Go and preach the gospel. Can you understand? Amen? Yun mga tao yung gusto niyo masin. Okay? Pero hindi siya para malalat, para katukay niya. Tama? Ang Calvary, ang kanyang body sa lupa. Tayo ang pupunta, kakatok at ang magtuturo. Siya ang magkukundig at siya ang magliligtas. Tingnan rin tayo gawin niyo. Are you with me? Ano yung ministry ng sermon? Okay? Now, ngayon gabi, ibig sabihin na from verse number 17, number 24, no, yung tatlong bagay na napakahalaga na na ibig kong makita niyo dito po sa ating mga talata. No? Okay, number one, the purpose of the ministry.
the purpose of the ministry. Ano ba ang layunin ng ministry? Huh? Okay, pag sabi ministry ng church is what? Wife, Bible study, soul winning. Amen? Kasama yan. Okay? Ano ba ang purpose ng ministry? Now, in verse number 17, sabay-sabay. 14, 17. Ready? Yes, 16. Then said he unto him, a certain man. Sino nga yung man? Christ. Made what? Ano yung great supper? Huh? Okay, the great supper is what? Celebration of salvation. Huh? The celebration of salvation, okay? Okay. Great supper stands for a communal celebration of salvation. Huh? Alright. Then verse number 17, and sent his what? Servant. Sino ang servant ko rin? Sino yung servant ko rin? The Christian. Alright? At supper. At supper to say to them the forbidden, come, for all these are now what? Ready. So, dito ibig magayon. Number one, okay? The purpose of the means, number one, to invite the people to come. Amen. Pwede ba yan? Ano naman purpose? To invite the people to come. Saan? Doon sa great celebration of salvation. Okay? Kaya, doon sa verse 17, makikita mo na, okay? Makikita mo na, yung God's invitation is for what? Salvation. Nag-i-invite talaga siya. No? Nakita niyo sa verse number 16? Ilan yung pwede i-invite? Huh? And they what? Many. Nakita niyo po yan? Oh. Okay, talagang maganda talaga, maraming
pun ada yang kena. Tapi, okay, cina ni, kali cina orang pun sampai papa pun ada lagi. Anjos, kami nanti bukan dua orang tu, kan? Amen. Jadi Anjos aku hukum dik bapa sila umur itu. Amen. Anjos hantar mendiktas, iba. Walang bina, hanes mendiktas. Kaya yung responsibilidad nasa mga serban, nasa mga Kristiyano. Yes, Christian, ito ang iniutos ng Diyos sa atin na ating gawin. And let me remind you, God will not do what we can. Tama niyo po? Ano sabi ko? God will not do what we can do. Pangatlo, nag-purpose pa. Ano yung una? To invite. Pangalawa, to fill the house. Amen, sir? To fill the house. Now, anong house ang pinapangin? Pwede yung dalawa, the church. Di ba rin? Pangalawa, heaven. Kaya sabi nung isang, kaya meron siya, meron sabi, meron isang pastor na sabi, okay, let us populate heaven. With the soul. Pangatlo, to feed the hungry. Nakalibo yun? To feed the hungry. Ha? Kaya, ito yung malaking handaan eh, di ba? At ang sabi ng Master, sabihin niyo sa kanila, come, for all these are now ready. Kakain na lang, amen? Wala kayong babayan, libre ito. Ha? Okay. Talagang, ito yung invitation for salvation. Alright? And then, okay, feed the house, okay? Oh, okay? And number three is what? To feed the hungry. Nakalimisan ng Lord kay Peter, three times in again, feed my sheep. Amen? Feed my lamb. Pakalimin mo ito. Alright? Now, yes, listen. Okay. Oh, one of the primary purpose ng Calvary is what? To feed those who hunger for the Word of God. Ha? Nakuha po ako? Isa sa pangunahing tungkulin ng Calvary ay pakangin yung mga nagugutom sa salita ng Diyos. Alright? Ang Calvary Bible Project is to be a source of spiritual nourishment sa lahat ng pumaparito Sunday after Sunday, maging araw ng Wednesday at ng Thursday. Amen, yes, sir? Amen? Kaya meron kayong scripture reading bago mag-upisa, di ba? At sa preaching time, dito po magkakang talaga yung bag, binabasa natin. Bakit sa pagkat yan ang kailangan ng tao? Marami, may mga simbahan na pakarami. May mga born again daw na pakarami. Pero kung tapos ninyo, ang tao gutom sa barangay. Maliwanag ba? Maraming tao, may mga dinadaluhan na simbahan. May mga dinadaluhan din tuloy na sabi na mga churches, pero kung tumo, hindi tiyak na ipang namatay. Dami po ang tao. Maliwanag ba? Amen. Amen? Kung diktas man, dami, isa ko ko, pero kanilang magpala ko na siya, hindi niyo masabi. Ang nakakarap po kita na talaga na siya, di ba? Pero may isang pagkinanong mo, parang tayo ng pinag-service sa Roma, di ba? Ang mga dumagal doon, mga iba, member din ng All Nation. Di ba? Pero mag-invitation, lahat ay tumunta for salvation. Is it that? Mag-atag po ka ng mga baptist din daw sila. Pero walang nakikita ng mali sa turo ni dating daan. Walang nakikita ng mali sa mga nahihimatay. Nagtatangs, nagawala sa sarili. Akala nila normal na. Nakikita sa akin. Akala nila normal lang yun. Nagtatangs, bumulang tao. Church service. Anong pinakikita? Anong pinakikita? Okay, lack of knowledge. Walang value knowledge. Walang
in ministry, church? Purpose in ministry? To feed the hungry. Amen? Kaya ito, bidding lagi natin sa mga preacher natin. Basta nag-preach kayo, Bible study man niya sa bahay, sa lugar niya, be sure na na may mga talata kayong binabanggit. Huwag mangyari na mas marami kang paliwanag kaysa sa Bible. Hindi kayo, hindi ka. Huwag mangyari na mas marami kang paliwanag kaysa Bible. Most of the time, the best what? Let the Bible interpret itself. Nakunipo ako? Let the Bible what? Interpret itself. Okay? Yes, to feed the hungry. Okay, ano ang mga paamo sa mga Lord? Dapat yun ka na magkakaroon ng famine. Diba? Ano yung famine of what? The Word of God. Famine of the Word of God. Okay, number two. Muna, the purpose. Number two, the laborers. Again, the laborers in the ministry. Kapos lang ito, di ba? Ang sinin laborers, number one, the Lord, di ba? Verse number 16, a certain man, speaks of the, sharing the representative ng ating Panginoon. Sino ang mga laborers? Ha? Sino ang mga laborers? Our, pangalaman siya? Our Lord was Mark 16:20. Sumin po ko, Mark 16:20. Mark 16:20. Sabay-sabay tayo. No? At pagkakas niya, meron kagalong ng Bible school. Verse number 20, sabay-sabay. And they went forth and preached everywhere. The Lord is what? Tignan mo. The Lord is what? Working with them. And what? Confirming what? The word with sign following. Tignan mo. The Lord working with them. Okay? Tagalog. At nagsiyari sila, nagsipangaral sa lahat ng tao, na gumagawa kasama nila ang Panginoon. Mga lumanag ba yun? Dito, si Christ, ang Panginoon ay what? Nag-rest kayo, nag-ascend na, bumalik na sa heaven. Lumanag ba? Sa chapter 6, bumalik na Lord sa heaven. Amen? Then, gumayo ang mga apostol, nangangarap. Ito mo, ang Lord na sa heaven, pero kasama pa rin bilang gumagawa. Lumanag ba? At confirming the word? Is it the word? Medyo yung surface na gali, di ba? Okay, the word confirming is what? Diyos ang nagkukumpirma, tama yung sinasabi niya. Liwanag ba? Confirming. Tama yung sinasabi niya. Oh, okay, sabi mo, ikaw ay isang makasalanan. Ituturo mo, for all. Sabi mo, okay, huwag makasalanan ka. Ikay, patungo mo sa impyerno. Sabi mo, oh, patungo ka talaga sa impyerno. Confirming the word. Kaya nga, the moment, kaya nga, yes, ito ang minister ng sermon. Tungkulin ni Abraham, number one, to invite the people to come to Christ, family. Number this one, to fill the house with the lost, church man, heavy man, but number this one, to feed the hungry, yung mga saved, na, baka pa kanin ng gospel, baka pa kanin ng ulan, para sila, talaga mo feed, lumago, bonita, maliwanag ba? Yun ang ating ilang minister ng sermon. Okay? E dati yung madyo, no? Sa kantong gawain, okay, sino yung mga laborers? Ang number one laborers mo, pakita ka sulit? Ang Panginoon. Maliwanan ba? Sa Mark 16:20, kasama namin siya, gumagawa. Amen? Siya ang nagpapatotoo na kayo ay kanyang malingon. Siya rin ang nagpapatotoo na yung ating salitang itinuturo ay talagang totoo at nasa Bible. Confirm the words. Alright? Number three, of course, the servant. The servant, tayo, in God's people. In God's people, ha? Huh? Now, binanggit ko kanina, no? Three times, the master told his servant,
to go out. Una sa verse number 17, look for him. Look for him. Number 17, and send his servant. Kaya mo yan? Oh, at supper time, you say, today, that word here, come, borrowings are ready. Okay, ito yung unang, baunang pagkakato na isinungo yung servant niya. Okay? In verse number 21, pinabalik pa niya muli. Verse 21, ay lahat. So the servant came and showed his lord his thing, then the master of the house made him, he said to his servant, go out, but quickly. Pinagmato ka dito tayo. Go out, quickly. Bakit? So bakit ang buhay ito, we make shit. Come out and eat ya. Amen? Amen? Also verse number 22, yung pangatlong pagkakas, 22, ready? Oh, okay, number, I'm sorry, number 22. Oh, 23. And the Lord said to the servant, go out in the highways and hedges and compel them to come in. Okay, pangatlong. And ito yung final call, compel them. Start, pinitin nyo silang umarito. Amen? Amen? You see that? Ilang ulit ang binabalik yung mga sepa? Ano ipakita? God is not willing that any should. Minsan, minsan, pinahihinaan tayo ng loob. Minsan, nawawalan tayo ng pag-aasa. Minsan, para ayaw na umayon. Gusto mo umayon ng sepa. Okay? Pero ang Diyos, hindi umayaw. Amen? Amen? Patuloy siya ibibigyan ng opportunity sa mga taong maligtas. Hindi ka kundi yung pagkakataon na karamihan sa mga usulbinan natin, nakakatagpo tayo ng nakarakay na. Amen? Pagkaturo mo ng paligtasan, kinabukasan, namatay. Hindi yung nagkataon na. Talagang binigyan pa siya Diyos ng hulang pagkakataon para maligtas. Napakaliwanag that God is not willing that any should perish. But it also come to repentance. Hanggang sa patumulit. Okay? Amen? But again, hindi mo dapat, hindi natin dapat ituro yan. Okay? So baka sabihin ng tawas, baka malapit na lang ako. So baka maliwanag naman yung Genesis 3. Diba? Okay? Amen? God, again, my spirit will not always strive with men, for they are flesh. Hindi laging magbibigay ang Panginoon. So, pagka siya ay Diyos, ikaw ay tao lang. Alright? Number 8, verse number 18. Yes, the result of the ministry. The purpose, ano yung purpose ng ministry natin, pagkalakas na ulit? To invite, pangatlo po? To feed them, pangatlo po? To feed them, yeah? Kaya talagang mahalagang pag-aralan natin mabuti, papaano natin mapapakain yung mga naligtas na, ha? Isa pangat siya, gutom sa salita ng Diyos. Yun lang magbubusok talaga. No? Okay, now the result. Verse 18 to number 20. Number 18, ayun na. Ngayon, pagdating nila sa mga invited, ha? Pagdating nila sa mga invite, number 18, and they all with one consent began to make what? Okay, anong sabi niyo sa? Bumili ako ng lupa. Okay. At kailangan kong tignan. Okay? Nakikiusap ako. Heavy. Pagpaumulihan mo. Maliwanag ba? Lahat sila. No? Okay? Lahat sila. They refuse to accept the invitation. Ano sabi ng isa? Bumili ako ng lupa. Okay? Bumili ako. At silang lahat na parang iisa ay nagpasimulang magdahilan. Maliwanag ba? Dahilan nga, hindi totoo. Ano ba yung dahilan? Nung una, bumili ako ng isang bukid, kailangan kong umalis at tingnan. Paumunhin, hindi ako makakapunta. Liwanag ba? Nagdadahilan lang siya. Bakit? Anong oras yung handaan? Anong oras? Pakalaman? Hapon ng gabi.
pinagdugo, hindi mo nakita. Tsaka isang pa, bakit yung kailang gabi, tsaka magpupuntahan? Eh, nung panahon, wala nang kuryente, di ba? Kuli mo na, nagdadailan na siya. Bakit? Hindi, yung pangalan ko. Number 19, and another said, I have bought what? Ilan ba ang may binili niya? Ilan ba ka? Kung 5 yun, hindi ilan yun? 10! Ilan ba ka? 5 yun eh. Dalawang 5. Isang kong baka na magkatiba, 5 yung magkatuwa. 10 kong baka binili niya. Okay? Sinabi ko isa, bumili ako ng 5 magkatuwa na baka. Alam niya, 10 ha? Para maroon ako, professor ay subukin. Ano ko sa bakit binili mo yung baka, hindi ka sigurado kung kayang humatak ng araw? Liwanag ba? Amen? Sampung baka susubukin mo? Gabi? Liwanag ba? Amen? Ano yung pangat mo po? Number 20. Why not? And not said what? Bago ang kasal ako, ay kinagka. Pwede nung maging isa may kanyang kasawa, di ba? Amen? Amen? Hindi kasama. At magamang na ito may pagdadayan ng ministry. Sipisan na kay, na ito yung result ng ministry. Hindi, okay, nagkapakita na asahan mo, hindi lahat tatanda. Are you with me? Ngayon, tayo po, hindi tayo dapat masurprise. Bakit? Romans 3:10, walang matuwid, walang kahit isa. 11, walang nakakaunawa, walang taong na hahanap sa Diyos. Alright? You see, yes, okay. It is a refusal to accept the invitation. It is an alibi. Alright? They did not want to come. Amen? They did not want to come. Okay? See, pero naman pa man, in verse number 21, tinan mo ito na, that the servant did not take it personally. The servant did not take it personally. He just bring it to the Lord. Okay, verse 21, sabi sa bay. So the servant came and showed his Lord these things. Liwanag ba? Hindi niya pinagdamdam. Bakit? Hindi naman siya pinanggihan kung niyang part ng kanyang master. Amen? Pero hindi naman yung mapagay. Ano man ang mga resulta ng misa, ang mahalaga, ginampan natin yung dapat tayong gampanan. Nag-invite tayo? Any mission? Nag-invite tayo? Okay? Ang ating kayong iswa, to build the house, mas ibang tao, ibang yun, makatiyak ng hebe. Amen? Number 3, ipinigay natin ang salita, wala na patulad na. Ginawa natin yung dapat tayong gawin. Alright? Okay, but let me know, mission, no? Hindi doon natatapos ang lahat. Amen? Amen? Okay, sino talaga ang invited na hindi but direct use? But it's number 20, masabi siya, okay? So that servant came and showed his Lord his things, then the master of the house, being angry, said the servant, go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in hither the poor and the maimed and the whole and the bed. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. Amen? Amen, sir? Tinanggihan ng unang grupo? Nakakita niyo? Amen? Nakakita. So, sino kung pa siya ng master? Hindi na sila. Iwanan. So, ba't ang huli? Marami ang nag-response. Nakikinig ka sa akin? Marami ang nag-response. Marami ang tumugon, marami ang dumaras sa sapel, but ganun naman, yet, pakinggan niyo, yet, there is what? There is what? There is what? Ganun lang pakita na hanggang sa panahuli, hanggang mag-rapture na, tanda natin, marami pa rin tao tayong matuturuan. Amen? Amen? Hindi natin kaya puruin ang langit ng Diyos. Amen? 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 Yet, there is what? There is me. Alright? Well, just keep on. Do your duty. Kaya naman ang mga anak,
huwag tayong panghinaan ng loob. Okay? 22. The master responds to the accusers. 22. The master's response. Of course, nakita na kayo, nagalit siya ng iba. Pero ganun pa man, may mga pinagpapit, mayroon pa rin na may iba. 22. Okay, ano ma, okay. Bagamat nag-excuse sila, 22. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you, that none of those men which were what? Beaten shall taste of my supper. Okay, nakapakita na. Okay, kapag nareject nila ang Panginoon, i-reject din sila ng Panginoon. Amen? At magtataong siya ng iba. Nakapakita na, hindi tayo mawawala ng presyo. Amen? Lagi may lugar pa na magpupuntahan tayo. May mga tao makikinig at ililigtas ang ating Panginoon. Ang mahalaga, huwag natin niya kalimutan ay yung mga lingkod lamang ng Diyos. Amen? Ang mahalaga, gampanan natin yung ating tungkulin. Okay? Lagi na diba? Yung purpose ng ministry. What ano ba? To invite. Number two is what? Okay na ba? Number one? Number one, to invite. Number two? To feed the house. Number three? To feed the house. Amen? To feed the house. Okay, kailangan ito ngayon.